Welcome back sa aking YouTube channel, mga langga. Mga palangga ko. Yes, kasama ko si Daddy Gab ngayon. Mga langga. Yes. Pero bagong lahat, bago tayo mag-produce sa ating content for today, hingi muna ako ng pasensya sa ating mga subscriber. Hindi tayo na mag-upload ng sobrang tagal kasi medyo busy na tayo mga langga. It's a new normal. So, syempre, kumbaga, ano na naman ulit kami, naghanap buhay na naman ulit. So, ang lola ninyo, walang time mag-vlog. But anyway, this vlog for today, we will doing a fruits mukbang. Yes, we will eat, wala lang, kakain na tayo ng iba't ibang klaseng prutas, which is healthy naman for our health. Di ba mga langga? Yes, andito pa rin tayo sa bahay. So it's a house vlog. Kumbaga house arrest. Di ba daddy? Kasi ano, di pa rin tayo nakakalabas eh. Oo. Kasi si Daddy Gab, so medyo busy na rin sa ano namin. Kasi panggabi siya eh. So, wala kaming time para makapag-vlog ng sabay. So, ngayon lang, habang maaga pa, kasi mamaya, pagka, ano, medyo gabi na, mag-start na naman. So, busy-busy, dire-diretso na yung mga langga. Anyway, okay. Anyway, highway, let's go for our vlog. So, let's start. Bali, ang gagawin natin about fruit mukbang, sasabihin ko sa inyo, while eating these fruits, kakainin natin yung isa-isa ng mga prutas. Then, magbibigay ako ng konting kaalaman kung ano ang mga magagandang na idudulot ng mga prutas na ito. Like, what kind of vitamins they can provide or pwede maidulot sa ating katawan, mga langga. Okay? Pasensya na kayo na mamalat ang ating mukha medyo kasi nag-ano tayo, nag-rejuvenate. At saka yung ating buhok, nangingitim na sa taas. Katakot pa rin kasi magpunta ng mga salon, mga langga. So, tiis-tiis, ganda muna tayo. Anyway, mag-start tayo. Ano bang inunan mo, Daddy? Mangga. Manggang hinog. Mango. It's a ripe mango. Okay. Mangga. Pakibasa sa kanila, Daddy, kung anong meron sa mango ripe. Sa hinog na mangga, ano bang may dudulot sa ating katawan? Mango. It's a fighting cancer. Maintain cholesterol and cleansing skin. Alkalines, your body, good for the eyes, and prevent heart stroke, and strength, immune system, and then improve memory, high in iron content. Bongga. So, pasensya, medyo hindi ako sanay sa English, medyo alam yun na yun. Masarap siya kasi matamis, so pag hindi kayo ganun ka sweet lover, so ako hindi man. Anyway. Sanay ako sa Chinese words, hindi sa English. Anyway, okay. So, next tayo. Papaya. Yun, ito ang favorite ko talaga is papaya. Favorite ko itong mga langga. Tanggalan muna natin. Ha? Mabasahin ko sa inyo. Wait lang. Tikman natin. This kind of papaya is a red lady. Ito yung sinasabi ng red lady. Red lady ba? Usually kasi marami naman talagang normal na papaya sa mga province. Pero ako nakasanayan, pag-ibig ko din sa Metro Manila. Red lady siya, mga langga. Masarap siya eh. Bukos ano, pula kasi siya. Ako medyo constipated. May akong tulong sa akin itong papaya. Sige nga. Red lady. Ang din ng papaya, ito mga langga, the benefits of papaya or eating papaya, number one, meron siyang anti-aging. So kung gets yung mga gusto niyo na ayaw niyo tumanda agad, so okay. Just eat a fruits every day. Diba? Number two, it can boost your immunity. Kumbaga, mapapatibay ang ating immune system para hindi tayo basa-basa madapuan ng mga kung anong-anong klaseng sakit. Mga langga. Gusto no? Mo yun? Gusto ko yun! Ayun. Idolize niya si Queen Elsie Lloyd Cafe. Anyway, number three, nakakatulong siya magpapaya. So, ikaw kung gusto mo magpa-sexy, goal mo yun, you can eat papaya. Number four, it's good for kidney also, mga langga. So, kumbaga, inaano niya, tinutulong niya yung kidney mo to stay healthy. Then, number five, it's a great one for diabetic person. Kasi, kumbaga, although matamis ang mga prutas, so, it's a natural sugar. Hindi siya yung katulad ng asukal na talagang sobrang high ang content.
din sa fruits kasi eh. No, so healthy talaga siya mga laga. Maganda rin siya sa cardiovascular health. Ibig sabihin, sa cardiovascular natin, sa heart, yan, sa lungs, maganda siya sa mga ganun. Ano bang meron? Ano bang next, daddy? Next okay, is... banana. Sa banana muna tayo. Okay. Ito muna tayo sa banana. Yan, lakatan. Wait lang, mga laga. Meron din ako dito, saging na saba. Ayan. Saging na saba. Actually, when I woke up every morning, ito talaga kinakain ko. Then, minsan pagka hindi pa siya naubos, pagka lunch, kinakain ko pa rin siya. Hindi ako masyado kumakain ng kanin, lalo pagkagabi. So, nilagang saging lang, mga langga, okay na ako. Masarap naman siya, mas masarap pa nga eh. Diba? So, yun, nilagang saging. Well, banana lakatan and saging na saba, we're same benefits lang naman. Pareho lang. Pero ang alam ko, mas beneficiable itong saba kasi mas marami talaga siya. Meron siyang component na anti-cancer, anti-diabetic, anti-high blood. So, marami siyang component. So, pwede mo rin siya i-google mga langga kung may mga kulang kami masabi. So, pwede mo rin siya i-google kung ano pang mas ma... Ito mga langga, ano lang to ah. Kung baga ano lang to natin, hindi talaga mga, natin... ano lang to, hindi natin... we're not a doctor. Kumbaga, base tips sa ano namin sa ano sa internet, kung ano yung mga magagandang idudulot sa ating katawan sa pagkain, palagi ng mga prutas. Yun lang. Pero we're not a doctor, we're not a science. Maari pa rin hindi natin ano, kasi we're basing only in the internet, mga langga. So, ano din nasa, ano, nakalagay sa lakatan dati? Lakatan? Ano bang English din? Sarap din siya. Siyempre matamis. Bongga. Apple. Papaya. Doon sa screenshot mo mayroon ka doon. Okay. Mabubusok ako nito mamaya. Oh my God. Papaya eh constipation, stomach ulcer, and heartburn. Then, bananas give your energy minus the fats and cholesterol. Yan. Wait lang, daddy. Yun, kung mayroon kayo mga stomach ulcer, banana can suit your problem. Hindi siya makakagaling, but it can help. Kasi ako mayroon akong ulcer. I have a GERD. So, palagi ko siya kinakain talaga. Kasi gusto ko gumaling yung gastro. Isa pa gore reflux disease ko. In short, a GERD. Kung mag-acidity level mo sa body, sa stomach, manu-neutralize niya. So, malaking tulong siya sa mga langga. Next, bananas are one of the best fruit sources of vitamin B6. Okay. Produce red blood cells, metabolize. Mm-hmm. Carbohydrates and fats, turning them into energy. Bongga. Next, remove unwanted chemicals from your liver and kidneys. Okay, ano pa? Mayroon pa ako doon. Maintain a healthy nervous system. Protect your body against cell and tissue damage. Your body absorb iron better. Better, yeah. Wag lang maging better. So better, your body better. Can absorb a more iron. Kung deficiency, iron deficiency ka, kung baga kulang ka sa iron, banana also can help provide iron through your body. Mga langga. Yung ibig sabihin, kung baga, kung kulang ka sa dugo, okay, game, banana ka. Next, support brain help. By producing serotonin, hormone. That affects your sleep cycle, okay. And experience stress. Ayun. Okay. Sa mga sa hindi nakakalam alangga, serotonin, actually I'm taking kasi eh. So may problema ako sa pagtulog, I have an insomnia. Serotonin pagkakain ka ng banana, serotonin level dun sa katawan mo tataas siya para at least yung pagtulog mo is maging mahimbing. Iyon ang ibig sabihin ko ng serotonin, mga langga, makakatulong siya sa'yo para magkaroon ka ng magandang tulog. Kumbaga, maayos na tulog. Kumbaga, mahimbing, gano'n. Okay? So, ano ng next na fruits, daddy? Ito, next. Skip ko to kasi meron akong acid reflux. Orange. Okay. Tikman natin. Sige lang. Yung kakainin ko is... Matamis ang acid. Pearls. Okay. Wait lang, dali. Sabi mo na tahanla ang benefits ng orange. Meron tayo. Pagdating naman sa lalo na ngayon, meron tayong pandemya. So, kailangan natin talaga mas mataas sa vitamin C sa body natin.
kung ano ang ibibigay sa atin ng orange, itong mga langga. Number one, mataas talaga siya sa vitamin C, ang ating orange. Number two, it can provide a strong immune system. Kumbaga, lalong pagtitibayin yung immune system mo para against, no, para hindi ka basta-basta mahawaan. Number three, prevent skin damage. So, kung talagang na gusto mo maging healthy ka, maging soft ang ano mo, kumbaga maging ano, so, kumain ka palagi. Kita mo yung mga bitak-bitak, usually, di ba? Yung mga ano. Gusto mo dry soft, skin. Oo, dry skin. Gusto maging softful. Softful, as soft. Basta soft yung, kumbaga yung parang, alam mo yung ano, kapansin-pansin, ika nga. Kumain ka palagi ng orange, mga langga. Okay? Number four, keeping your healthy blood pressure. So, kung high blood ka, kumbaga, mananormalize niya, mga langga. Okay? So, po pwedeng, hindi ka po pwedeng mag-sobrang high blood, hindi ka po pwedeng mag-low blood. Kumbaga, nasa normal level na. Basta kumain ka lagi ng orange. Number five, lower cholesterol. Ibig sabihin, yung taba-taba natin, kayang i-regulate ng orange na prutas. Number six, meron din siyang anti-cancer content. So, in short, maiwasan natin ang yung mga naglalo ng mga nag-ano ngayon, mga sakit ng mga cancer na yan. Siyempre, alam mo na mamahirap magkasakit. So, meron siyang component. Meron siyang nutrition for anti-cancer, mga langga. Number seven, alkalize the body. Meaning of alkalize the body, kung sobrang acidic ka like us, yes, pag kumain ka ng orange, although may ibang minsan nagtitrigger, hindi sanay, parang hindi hiyang, pero based sa pag-aaral nila, pagka nag-intake ka orange, nag-alkalize yung body mo. Sobrang acidic, ninonormalize niya yung acid. Parang mag-back to regular, mag-regular ulit. Then number eight, maganda sa mata. Good for eye health. So ayun, kung medyo naglalabo na yung mata mo, yun, maganda siya. Magandang beneficyo. Malaga. Okay? Number nine, and for the last, maganda din siya constipated. Yun, kung constipated ka, maganda din siya. Kung nahirapan ka mag, nagtitibi ka. So, diba? So, maganda rin ang orange. Okay? So, of course, my favorite. Grapes, mga langga. Grapes. Yan. Ito talaga binibili namin araw-araw halos. Pagka naubos, actually, we stack up roots sa ref namin. So, kapag naubos siya, after few days, bibili ulit ako kasi alam ko, ang vitamin C talaga ng grapes at saka vitamins, marami. Marami din ang pizza. Meron ako. Orange. Tapos ito. Ganyan, oh. Okay. So, yung mga langga, grapes ng benefits niya. Akasan ko para maninig ka nila. Vitamin mm-hmm. C and K. Vitamin C and vitamin K daw. Ano pa? Antioxidant. Wait, tanda din. Antioxidant. Maasim siya pag mayroon kang acid reflux. Mga langga. Antioxidant, isa siya sa nagtutulong sa body natin para malabas lahat ng mga bad, kumbaga mga bad effect dun sa body natin. Yung mga, nasabi ng mga magkakamitan ng mga, yung mga free radicals. Basta part pa rin siya ng ano, process ng body para ma-detoxify. Antioxidant nga siya eh. Parang kung narin, minum ka rin ng pampubuti. So, it's antioxidant. So, maybe, makakatulong din siya to whiten your skin. Ika nga. Mga langga. Kung ipagpatuloy mo dahil, taba akong kumakain. Protect against cancer. Good for the heart. Decrease blood sugar. Improve memory. Then, body nutrients. Boss nutrients. And then, protect against bacteria and viruses. Yun. Antibacterial siya. And then, antivirus din siya, mga langga. Anti-aging. Doon sa mga takot tumanda, kasi hindi naman talaga natin may tatanggi, patanda tayo ng patanda. Although hindi natin pipigilan yung tinatawag nilang edad, yung number ng ating edad, pero at least yung look, mapipigilan natin. Kumbaga yung appearance, physical appearance, pwede natin pigilan with the help of fruits, kahit paano sa mga natural na paraan. Hindi yung mga kung ano yung mga retoke, kung ano yung mga pa-inject ng mga gamot.
just to make you young, hindi naman kailangan. Fruits, malaking tulong na rin. At saka, iwas sa stress. Ika nga, sabi nila. Pwede ka mamukhang haggard. Mamukhang lola. Yun. So, next, maganda. Prevent chronic disease. Chronic disease, yes. Yung mga matatagal na iniinda ng sakit. Hmm. Okay, yun? So, next. Apple. Nalipot yung ring sa peers. Sa peras, matay mga langga. Ayon ko kayo sa peras, sa peers. Peers, in English. Peras. Tagalog. Yung kulay dilaw. Anyway, nung bata ako, ayon ko talaga kumain ito kasi magaspang. Pero nalaman ko, benefits. Halos lahat ng putas din siya kung kainin. Tikman natin. Harap. Para sila ng Chico. Chico is one of favorite na putas ng aking mama. Kasi sabi ko ng bata, bakit magaspang ang Chico, ma? Ganun talaga daw. Parang may buhangin, so pareho sila nito magaspang. Pero, gabi pa lang bitibisyo nito. Una, water siya sa katawan. Pero kung hydrated ka, kukuha ka na sa tubig, pwede niyo i-replenish yung body mo para mag-back to normal yung water sa katawan natin. Promote gut health. Kumbaga yung ano, sakit natin sa mga chan, magiging healthy siya, nanonormalize. Number 2, anti-inflammation properties. Anti-inflammatory. May mga ininda ka, mga ano, iniwasan yung ano, magkaroon ng infection. Ang fourth, number 3, anti-cancer din, ang peras or ang peers. Lower risk for diabetic person. Number 5, boost heart health. Kumbaga, tinutulungan niya maging healthy ang ating mga puso. Okay? So, kung hindi healthy ang puso mo dahil hiniwalayan ka, nag-break kayo. Kumain ka ng peras para maging healthy ang puso. Number 6, it can help you lose weight. So, kung sa mga matataba dyan na gusto magpapayat, malaking tulong siya, malangga. Pwede ka niyang tulungan. Okay? Kaso, ako nung kung kinakain balat, nasa loob lang kasi parang hihirap na tunaw, matiga. Next, meron tayo. Last. Apple. Alam naman natin, ang kasabihan natin, ang apple, one apple a day, keep the doctors away. Pero meron pa tayong ibang ano, pagbabasa na dati kay daddy. Ha? Isimula na dati. Anyway, kakain mo na natin. Actually, apple. Isa sa paborito kong prutas ay apple. Kasi, number one, wait na dati. Arm. Meron tayong ano eh, sinasabi, tinatanggal ng mga buto lang. Tinatanggal ng mga buto. Medyo yung kasabihan, hindi ko alam. Kasi mga doktor, syempre hindi pa naman nila napag-aralan. Pero usually, pag yung mga gallstone, mga gallbladder, mga maliliit pala, nagpa-flashing. Mayroon tayong nabibiling apple sa Dorpinigar, sa like sa Mercury. Sometimes, kung meron ka, kung acidic person ka rin, like again, nasabi ko, kung acidity level mo is mataas sa body, mayroon kang acid reflux. As apple sa Dorpinigar, it can help also. Lagyan mo ng honey, with honey. So, minsan yun din yung iniinom ko. When I woke up in the morning, lalagyan ko siya ng honey na 1 tablespoon, sometimes 1 teaspoon. Maganda siya, nakakatulong kasi anong oras kami nagigising. So, na-skip namin yung breakfast. Na-skip namin kadalasan yung breakfast. Lunch na diretso. It's because yung tema ng trabaho namin is panggabi. So, kaya na talagang naiwasan na, kumbaga na ano talaga namin, na kumain ng agahan is tanghali na kasi anong oras na kami nagigising mga langga. So, yun ang ginagawa ko para lang hindi ako magka-ulcer. So, inaano ko siya. Nakakatulong naman ang acid, ang apple cider vinegar. Kasi natural yun eh. So, ito yung apple. Pag hindi ka rin nakakapupo, maganda rin siya. Okay? At saka gamot din siya sa mga
kung baga may problema ka sa mga ano, sa colon mo, sa stomach, bituka, ay thank you, say, excuse me, sa bituka, maganda siya. So, sasabihin ni Daddy Gab yung ano, mga langga. Good for blood sugar regulation. Mm-hmm. Kung may diabetes, maganda pa rin siya. I-regulate yung ba, ano mo, blood sugar, yung ano mo sa katawa, sa dugo mo, i-regulate niya. So, ano dati? Good for constipation. Saan ito kayo? Ayun nga. Maganda siya sa constipated. Nung nag-TV ka, maganda. Ako, ganyan ako eh. Pansin ko pag ilang araw, hindi ako makapag, ano, makalabas, makapag ano ba, ano nga. Ginagawa ko makain ako ng apple. Ano pa ang makatulong siya. Fiber kasi ang apple mo langga. Although lahat naman ng prutas na nabanggit kanina, fiber naman talaga siya. Lahat sila. Ano pa tadi? Reduce cholesterol. Boss, brain power. Ano pa? Protecting bones. Then AIDS. Kung ano ka lang. Weight loss. O may nanyang mga buto mo. Nakakatulong ka rin siya. Ano ba? Ano lang. AIDS ba ito? Weight loss. AIDS leader. Yung papapayat niya siya mo lang ga. Thank you. Excuse me. Ha? Humangga? Bakit ako sa inyo tayo mong ginawa namin. Pero giwa namin yung iba, hindi namin maubos. Okay, kami sa kanya na dali. Ngayon. Meron pang ano, hindi pa na ano. Anyway, kasi ano naman yan, yung ginagawa namin araw-araw. Bago kami tapos kumain, talagang may prutas. Kasi, kahit pa paano, maproteksyon yung mga ano natin, katawan, hirapan, kumbaga maparayla sa mga sakit. Okay? At sana, dun sa mga hindi pa alam kung ano ang may tutulong ng prutas sa ating katawan, pagkain ng prutas araw-araw, sana may nakuha po kayong ano, informasyon or ano, detalye sa aming mga nasabi kanina yung dalita. Natanggal ko kasi mga buto. Balad. Ayun mo lang ga, okay? Hindi na namin maubos ta. Kung enjoy ninyo yung vlog na to, ah, video na to, huwag nyo kalimutan mag-like. Mag-subscribe na rin kayo mga langga. Pero to 7,000 subscriber na tayo. Thank you so much. Pasensya na ulit kung bakit palaging delay sa pag-upload. Sana nga. Hindi tayo palaging busy. Para makapag-upload tayo palagi. Maraming salamat mga palangga. Sa ulitin, huwag lang po kayong magsawa. We will keep posted you. Kumbaga, mag-upload kami ng mga panibagong vlog. Sana nga, makapag-upload lagi. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Yeah, huwag nyo na kayo butang mag-subscribe sa YouTube channel ni Daddy. Wadyong. Gab Wadyong. Malangga. So, hindi pa napag-subscribe sa aming YouTube channel, please mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutan i-ring ang bell notification para updated kayo palagi sa aming mga vlog na ina-upload mga langga. Don't forget to follow us on Facebook, Stoke with Ashley and Gab. Also, Instagram, Ashley Dichosa. Twitter, Ashley Dichosa. So, ayun. Maraming salamat and see you na in my next vlog. See you on my bye next bye, vlog. Bye-bye. Bye, mga palangga. Yes!